show best fanatics, Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo, abay pansamantalang maghihiwalay. Mr. Dennis Trillo, ano nga ba ang chika patungkol kay Mr. Alden? At ngayong araw, pag-uusapan po na. For today's video ay pag-usapan natin ito kung saan itong si Mr. Dennis Trillo na isa sa mga aktor sa teleserye ng GMA 7 ang Pulang Araw, kung saan kasama niya si Mr. Alden Richards. Kasi na-interview po kasi itong si Mr. Dennis Trillo at nagbigay po siya ng ilang mga chika mula kay Mr. Alden. Mas lalo daw di umanong bumili ang kapuso drama king na si Dennis Trillo kay Asia multimedia star Alden Richards nang magkasama sila sa Pulang Araw. Bukod kasi kay Alden, purin-purin ni rin ni Dennis Trillo ang mga co-star niyang sa naturang GMA series na sina Barbie Forteza, Sanya Lopez at David Lee Cauco na tinawag pa niyang mga kapuso superstar. Sa naganap na solo media ko ng GMA para kay Dennis, nabanggit ng aktor na super thankful siya na nabigyan siya ng chance na makatrabaho for the first time si Alden. Masarap yung pakiramdam na makatrabaho ang superstar. Piling ko magka-level na rin sila. Say naman ni Mr. Dennis Trillo. First time ko makatrabaho si Alden at may kita mo talaga ang passion niya every time na magka-eksena sila. So ganito po yung chika ni Mr. Dennis Trillo patungkol kay Alden Richards. At ngayong araw, ika-12 days na po ni Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo dito po sa Calgary, Canada, kung saan usap-usapan po ngayon, no, at balita po ngayon na itong si Kat din daw ay maghihiwalay sa Canada. Ang akala ko po may twist. Ito na po yung twist na sinasabi sa movie. Pero when I get to read and investigate about this thing, sabi po dyan, iiwan muna daw di umano ni Alden Richards si Catherine Bernardo sa Canada dahil may show siya sa Anaheim, California this coming August 9 sa San Francisco, California, August 10. At sa August 11 na ang balik ni Alden sa Canada. Pero hindi siya agad sasalang sa shooting. Sa August 11 ang show niya sa Calgary, kung saan ang location ng shooting nila ni Catherine ng Hello Love Again. And ito pa ang good news. Posible nga daw di umanong manood si Catherine at si Direk Cathy Garcia Sampana sa show ni Alden kasama si Bubay. After the show, pwede na ulit mag-shooting si Alden, pero muli nitong iiwan sa Calgary si Catherine dahil this coming August 17 naman ay may show siya sa Toronto, Canada. In both shows, kasama niya si Bubay, at sa Toronto show, makakasama nila si Isko Moreno. Bilang Build Sparkle World Tour, ang show, second leg na ito sa show sa US. Makakasama si Alden sina Isko, Julian San Jose, Raver Cruz at Ai de las Alas. Dahil kasama si Ai, siguradong may halong comedy ang show at hindi lang kantahan at sayawan. And speaking of Alden and Catherine, halos magkakasunod ang labas ng teaser ng kani-kanila mga bagong ini-endorso. Naunang lumabas ang teaser ng bagong endorsement ng aktres na isang multivitamins nang mabasa ng mga fans na ini-endorso nga ito nang nagpalit sila ng tinitake na bitamina. Gayon din naman nangyari ang lumabas ang teaser ng bank endorsement ni Alden ng bangko. Marami ang gusto mag-deposit sa nasabing bank para suporta raw sa actors. Dimples pa lang ni Alden ang pinapakita at tagline na he found his ideal partner. Alam na agad na si Alden ito. Ang iniintay ng Catden fans ay kung kailan magkakaroon ng joint endorsement sina Alden at Catherine. Mas bongga raw yun, dagdag pa ng promo para sa movie nila. So yun po yung inaasahan natin, kasi dahil po sa lakas ng kanilang pangalan, biruin po ninyo ha, kahit po nasa Calgary, Canada sila, kahit nagtatrabaho sila sa Canada, sila gari pa rin po yung kanilang mga endorsement, ano? Talagang may mga naka-line up na endorsement na lumalabas na nagawa nila bago pa po sila pumunta ng Calgary, Canada. Kumbaga yun yung mga tinapos nila dito sa Pilipinas. Pag nagkaroon po ng endorsement si Miss Catherine, imposible, or kasunod yun, lalabas din ang endorsement nito ni Mr. Alden. Ganon po katindi ang effect ng Kat din sa lahat po ng mga malalaking mga businessman, ano, na talagang sila po yung pinagkakatiwalaan na mag-endorso ng kanika nilang mga produkto. Please don't forget to
And for that, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo and reaction patungkol naman sa ating latest updates. Let's read it loud. Sabi po ng isang viewers natin, ano, sabi ni Rikini Shimura, haha, hi nako, di nyo ba alam mga bashers ni Kat sa ginawa nyo, mas lalong sumikat si Kat at sobra-sobra ang blessing sa ginawa nyo kasi sobrang bait ni Catherine Bernardo. That's why God's given her multiple blessings. She's good in and out. Totoo po yan, ano? The more bashers, the more blessing na dumarating kay Miss Catherine. Nakita nyo naman. And sabi ni Miss Marilyn Cervantes, hello Miss Dars, yung nasa USA na kapatid ni Alden ay panganay po. Kuya ni Alden, pangalawa po si Alden. Then Raisa and Angel. Apat po silang magkakapatid. Di po ako naniniwala sa mga hula na yan. Tayo po ang gumagawa ng future natin. And I believe na sila Kat din ay malakas ang faith nila kay God. I'm happy to see na ang Kat din ay keep stronger kung ano man ang private relationship. Basta kung ano man ang mangyari sa kanila, support pa rin kami sa kanila. Ito man ay movies or teleserye. Praying for their love for each other. Go, 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 Kat din. Ayan. Ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Na hanggang sa ngayon ay talagang pinag-uusapan pa din yung ilan sa mga nakita. Kasi merong mga ilang mga sorcerer na nagsasabi na ang dami nilang, ang lagi nilang subject na pinag-uusapan sa mga ganitong klase ng serye ay si Catherine palagi, dahil alam nyo na kasi pag si Catherine po ang pinag-uusapan eh talagang interesado ang lahat ng mga manonood, lalo-lalo na pagdating po sa kanyang love life. At isa sa mga tinatarget ng mga manghuhula eh palagi pong si Catherine, si Alden at si Daniel Padilla, dahil alam po talaga nilang maraming taong interesado sa kanilang buhay, no? Kaya wag na tayo magtaka kung ang dami pong mga manghuhula ngayon ang naglalabas at sila po talaga yung subject na pinag-uusapan. Sabi ni Ma'am Sherita Palisok, sikat-sikat. Kahit walang Daniel, Alden, walang mawawala kay Kat. Yung maka-Daniel or maka-Alden, kahit ang dalawang yan, sikat pa rin sikat na wala ang dalawang yan para tahimik na lang sikat. At di na mabash ang dalawang magkabilang panig na fans ang dalawang yan. Ayan. Totoo naman yan. Even without those boys, no, wala si Alden, wala si Daniel, si Catherine po, she can carry herself. Kaya niya pong tumayo sa sarili niyang paa. Kaya niya pong magkaroon ng movie na kumita kahit wala pong collab team. And Ma'am Chiche Borcaldea, are you sure bakit lagi ka nakapulupot at nagpapapansin kay Alden? Kung gusto ka ni Alden, di sana niligawan ka niya na noon pa. True naman, di ba? Tama naman eh, kasi kung talagang gusto ni Mr. Alden Richards si Sanya, dati pa kasi talagang inaano sila niyan eh, talagang nililink sila sa isa't isa, all the days pa lang, naging issue na yan. Pero hanggang sa ngayon, eh patuloy pa rin ang pag-deny nila sa isa't isa. And of course, sabi ni Miss Maria Vivian Rino, mahilig si Alden sa mga salamat dok, just like Sanya and Miss Glenda. Mag-ipilit ang Kat din kung ayaw ni Den. Dami naman admirer at suitor si Kat at isa na doon si Mayor Alcala. Gusto ko lang po linawin sa inyo na hindi po natin pinipilit si Kat kay Alden. Kung ano lang po yung nakikita natin sa kanila, yun lang po ang ibinibigay natin sa inyo. Sabi po ng isang user, hayaan nyo na kung sino ang kanilang mahal. Malalaman natin yan after the movie. Sa ngayon, let's enjoy. All the fans ako ng Kat din, pero hindi natin maaaring diktahan ang kanilang puso. Panahon na lang ang makapagsasabi. True naman, lagi ko pong sinasabi yan, that nobody in this world, diba, can control kung ano man yung pwedeng maramdaman ni Catherine at kung sino man ang gusto niyang piliin. Follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!